PS-38 na hull number ng Philippine Navy, binakante na. Sinyalis na nga ba ito ng pagdating ng bagong Pohang class corvette? Fort Batteries o 12 launchers ng BrahMos missile na i-deliver na umano sa Pinas ayon sa isang Indian news outlet, totoo kaya ito? Additional na S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter ng Philippine Air Force nagsasagawa na ng flight testing. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Maraming nag-aabang sa pagdating ng pangalawang Pohang class corvette ng Philippine Navy. Ilang taon na kasi ang nakalipas simula nang mapaulat na makakakuha ng pangalawang Pohang class corvette ang ating hukbong dagat kasunod ng pagbili nito ng dalawang brand new na missile capable corvette mula sa South Korean company na Hyundai Heavy Industry. Subalit, mapasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakarating sa bansa. Sa balitang inilabas ng Max Defense Philippines ay masasabi natin na isa na nga ito sa pinakapositibong indikasyon na napapalapit na ang delivery ng nasabing barko. Ayon kasi dito, na gumagawa na ng isang hindi ordinaryong hakbang ang Philippine Navy nitong nakaraang linggo na kung saan ay pinalitan nito ang hull number ng isa sa kanilang Cyclone Class Inshore Patrol Vessel na BRP General Mariano Alvarez mula PS-38 ay pinalitan na ito ng PS-176. Bilang resulta, ay magkakasunod na ang hull number ng tatlong Cyclone Class Patrol Vessel ng Philippine Navy, BRP General Mariano Alvarez PS-176, BRP Valentin Diaz PS-177, at BRP Ladislao Diwa PS-178. Dahil dito, ay nakabakante na ang hull number na PS-38. Ngunit, ano ang kinalaman nito sa pagdating ng pangalawang Pohang Class Corvette? Kung matatandaan natin, ang unang Pohang class corvette ng Philippine Navy na BRP Conrado Yap ay may hull number na PS-39. Ibig sabihin nito ay posibleng ang pangalawang Pohang class corvette na ang magiging PS-38 nang sa gayon ay magkasunod na ang hull number ng dalawang sister ship. Isang indikasyon umano ito na konting panahon na lang at maidi-deliver na sa bansa ang pangalawang Pohang class corvette ng Navy sapagkat sa pagbakante nila sa hull number na PS-38 ay tila pinaghahandaan na ng ating hukbong dagat ang pagdating ng pangalawang Pohang class corvette. Umaasa tayo na sana ay tama ang ating kutob sapagkat malaki ang maitutulong ng barkong ito sa pag-abante ng military capability ng bansa. Ang 1,200 tons na barkong ito kasi ay hindi ordinaryong barko tulad ng ibang patrol vessels ng Philippine Navy. Armado kasi ito ng mga dikalibreng missiles at armas, kabilang na rito ang 76mm at 40mm machine guns, Mistral missile, Harpoon anti-ship missile, lightweight torpedoes at anti-submarine bombs. Hindi din basta-basta ang bilis ng barkong ito sapagkat ang top speed nito ay umaabot lang naman sa 32 knots na mas mabilis pa kung ikukumpara sa halos lahat ng modernong barko ng Philippine Navy. Samantala, ikinagulat ng maraming Pinoy ang post ng isang Indian media outlet patungkol sa delivery ng BrahMos missile ng Philippine Marines. Ayon kasi sa Hindustan Times, ay na-deliver na nitong nakaraang araw ang ika-apat na batteries ng BrahMos missile sa Pilipinas. Dahil dito, ay nalito ang maraming netizens kung ilang batteries ba talaga ang binili ng Pinas. Ayon kasi sa ilang mga source ay tatlong batteries lang ng BrahMos missile ang binili ng Philippine Marines mula sa India. Dagdag pa ng Hindustan Times na ang bawat batteries ng BrahMos na i-deliver sa Pinas ay binubuo ng apat na missile launcher. Ibig sabihin ay 12 launcher ang natanggap ng Pinas base sa balita ng Indian news outlet na ito. Sa ngayon ay hindi pa kumpirmado kung may katotohanan ba ito o nagkamali lang ang Hindustan Times sa pagbibigay ng impormasyon. Nitong mga nakaraang taon,
ay nagpahayag din kasi ang AFP na nais nitong dagdagan pa ang mga Brahmos missile ng Pinas, kaya't medyo nakakalito kung may katotohanan nga ba talaga ito. Sa kabilang banda naman, ay sumasailalim na sa flight testing ang ilan sa mga biniling additional na S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters ng Philippine Air Force. Sa litratong ating nakuha, ay makikita ang tikas ng ikatlo sa 32 bagong Black Hawk helicopter ng Pinas. Kung matatandaan natin, ay bumili ang Philippine Air Force ng karagdagan na 32 units ng mga Black Hawk Combat Utility Helicopter na nagkakahalaga ng 32 billion pesos. Bago ito, ay nakabili na rin ng 16 na units ng kaparehong assets ang bansa. Ang proyektong ito ay naglalayon na mapalitan ang mga lumang Vietnam War era Huey helicopter ng PAF. Ang videong ating mapapanood ay ilan sa mga aktwal na kuha sa isinagawang flight testing.